So yun guys, yan, nandito kami, nagsusurvey. Yan, ito yung equipment natin. Chine-check natin yung elevation ng tambak. Medyo maputik dahil mulan kagabi. Malakas, yan yung makasama ko yan, nandito sa likod. Yan si Jun, si Fernando. Ito guys, yung paggamit natin ng transit. So kailangan muna natin siyang i-level. Mas maganda kung level na to. Kasi ang gagawin natin yan, i-adjust natin itong dalawa. Hanggang dun, yung bubbles na to, yung nakikita nyo yung bubbles, cementer dito sa circle. Yan. So i-adjust natin yan, pero kailangan kasi dalawang kamay. Yan. Pero sana yan kasi sa pag-adjust nito. So yan, makita nyo guys, hindi pa nakasentro yung bubbles. So sa sentro natin yan gamit ito, itong mga to. So kailangan kasi dalawa eh, magkasabay. Kung dalawa ito, partner ito, at saka to. So since wala tayong tripod na hawak, so kailangan kong bitawan yung cellphone. So i-center ko muna yung ating bubbles. So yan guys, na-center na natin yung bubbles. Yan, sa engineering naman kasi meron naman talaga tayong elementary at higher surveying. Kaya meron ding actual yung mga estudyante na makagamit nito. Well, depende siguro sa eskwelahan. Sa amin kasi meron nito, pinagamit sa amin. Halos ganito rin yung model, builders, kung di ako nagkakamali, which is elevation lang din ang nagagamit, ang nagagawa niya. Kasi yung total station is halos lahat nagagawa niya. Pero itong mga elevation lang, ito, pwede ito pag magtotopo, yun nga lang medyo matrabaho dahil maraming station kang gagamitin kasi palipat-lipat itong ating instrument. Tsaka may ano lang din kasi, tsaka may limit lang ng layo, which is maximum of 100 meters. Well, mas maganda kung hindi siya isagad ng 100 meters kasi meron na siyang error. So, yun guys, yan, umpisa na natin habang hindi mainit. Yan, nakikita nyo yan dito si Fernando. So, i-check natin, o i-check ko yung elevation ng tubig dito sa creek. Yan, para doon sa reference natin. Tapos kapo kasi nakapag-survey na ako. Pero di ko natapos kasi sobrang init. Tirik na tirik yung araw. Ngayon, medyo makulimlim. Yan, medyo makulimlim. Kaya, inumpisa ko na ngayon. Si Jun naman na yun, nandito. So, naglagay ako ng reference dito sa bakod ng memorial. Ng elevation para dyan ako kumuha, hindi na ako mag-start ulit sa harap kasi ang gamit lang kasi natin is itong yan, transit. So pang elevation lang talaga siya. Yan, so kumuha na tayo ng mga elevation. So umpisa natin yan dito, yan sa perimeter. So 16 hectares lahat yung area nung ating isusurvey. Pero hindi natin masusurvey itong mga matataas yung damo. So, kukuha lang tayo ng spot elevation dito sa mga malilinis. So, yun. So, umpisa na natin. So, yun guys. Alas matapos na tayong matapos. Talaga. Mulan kagabi. Maputik ang ating dadaanan. Pay, ketang metong ganyan. Papunta tayo na harap. Hawa. Oops. Pabalik na tayo sa harap. Hirap maging surveyor ah. Inindalan pay, indala. Tok yung tambang yata mag-isay. Yan yung kalsada yung susundan natin para dito tayo, para dito tayo mahirapan. Yan. Dito tayo magsa-set up ng instrument para masilip natin yun, yung ating backsight, yan yung ating foresight, which lalagay niya. Ito lang mahirap talaga,
pag ganito maraming turning point ka na gagamitin. So yun guys, tapusin na natin to.